Yung mga Tsong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Ang SMCA nagtuloy-tuloy sa pagkuha ng mga dako. Una ay si James Lapot galing Terra Firma na ngayon nasa Magnolia. Tinuturing pa rin project ang malaking mama na ito na hanggang sa 3 games ng Mags ay di pa rin nakikitang umaksyon ng mahaba-haba sa court. Di pa alam kung kailan ito tuluyang mahihinog pero sana nga ito ay ma-develop dahil sayang naman ang kanyang tangkad kung masasama lang sa cheering squad. Ang barangay ay nalandingan ng 6'9 center na si Mauricio galing NLEX pero sa 3x3 ito maglalaro at aasang sana'y makaakyat muli sa limahan. Si Sho ay 36 at medyo late na para muling mag-umpisa at magpasikat sa liga dahil noong unang nabigyan ng pagkakataon sa Bubble Pampanga, ang sentro ay nauwi sa Rayuma. Este, back pain. Pero malay natin, baka ang late bloomer ay biglang kailanganin. Ang SMBA may bagong malaki na si Rodney Brondial na galing ng Alaska at dating bata ni Coach Leo Austria noong nasa koleyo siya. Si Brondial ay 6'5 big man na malaki ang role sa Aces dahil nga ang kagatasan ay nangulila sa malaki nang mag-goodbye si The Boss Sonitos. Although ang Alaska ay may bagito na si Ben Adamos, hindi pa rin ito gaya ni Brondial na game sa banggaan at bisikalan. Dahil sa ngayon, si Adamos ay pang backshoot pa ang laruan. Si Rodney ay booster para sa SMB dahil ito ay masipag na malaki. Siguradong si Coach Leo ay happy, pero ganun din kaya ang ibang malalaki ng SMB dahil sa minuto may panibago silang kahati. Ang ilang fans ng Alaska ay nagtanong kung bakit pinakawalan si Brondial, pero sagot ni team manager Richard Backman, "We did offer a 2-year contract, but I guess that was not enough." Si Rodney ay pasok na sa first batch ng rookies na allowed maging unrestricted free agent under the 7-year rule. At dahil ang Alaska ay kilalang kupuna na sumusunod sa rules ng liga, wala silang magagawa kundi hayaan si Brondial na pumili ng offer na mas gusto niya at alok nga ng SMB ang napili niya. Isa pang tumanggi sa contract renewal ay si John Pinto ng Meralco. Ngayon, nasa barangay Ginebra na ito. Bakit? Si Nards ay biglang angat ang laro sa bolts nitong last all Filipino at nagtuloy din sa dalawang laro nitong Governor's Cup. Ayos ang break na binigay dito ni Coach Norman pero nauwi din sa iwanan. Dahil nga UFA na si Pinto, libre siyang makapili kung saan niya gusto. At ang 3-year deal nga ng Ginebra ang kanyang sinelyo. At goodbye na sa 2 taon niyang paglalaro sa Meralco. Si Nards ay makakatulong sa Jeans na nasaktan sa conference injury ni Stanley. Pero sana'y di makaapekto ang pagdating ni Pinto sa minuto na ngayon palang nagiinit na si Kent Salado. At dahil uso ang unrestricted free agent ngayon sa PBA, dehado ang mga kupuna na di masyadong mabenta sa pilian. Gaya ng Alaska na still naninindigan na may batas at dapat sundin na matagal nang pinaglalaban ng Gatas owner Wilfred Buitingsung. Pero hangkang ngayon ay wala pa rin talab ito. Ngayong season ay nakadalawang manlalaro na ang Aces na sumakabilang bakod, si Cabanal at ngayon si Rodney Brondial. Na itong huli nga ay medyo kinalungkot ni Coach Jeffrey Carriazo dahil pet niya talaga itong si Brondial na siya ding pumili dito noong 2014 PBA draft nung siya ay nasa Ginebra pa. Ika nga ni Carriazo, "I love Rod, he's special to me. Perhaps numbers just didn't match and that is definitely beyond my control." Ang paglipat naman ni Nards ay di rin naman nakakabigla dahil di rin naman kailan na marami ang PBA players na nais mapunta sa Ginebra dahil nga instant kahit bonak ka, agad-agad sikat ka. Pero di naman lahat ay kakasya sa barangay. Sa YouTube lang yun. Kaya nga ang ilang mga players kapag nakakita na ng chance na maging miyembro ng Ginebra, tila ganito ang sigaw nila kay Boss Al Francis Chua. Pwede mo na ako! Ngayon na! Pwede mo na ako ngayon! Hanggang dito na lang mga Tsong. Maraming salamat. Hanggang sa muli.